Yung foundation na gagamitin ko is ko skin tone ko lang. Ko skin tone ko yan, Anila. Ito yung Borjouis foundation. It did severe, heavy glow. Actually, feeling expired na to, pero gamitin ko pa rin kasi wala na ibang foundation dito. Yung isa, expired na rin yun. Wala na ibang foundation. Pero huwag niyo pong gagayahin yun na gagamitin expired. Lalo na kung sensitive skin nyo. Sensitive skin naman ako, pero minsan lang ako mag-makeup. Minsan araw-araw, meron akong makeup tutorial. Okay lang yan. Dati may time na na-addict ako ng sobra sa foundation. As in, hindi ako papasok ng school lang, hindi naka-foundation. Kahit light foundation lang, addict talaga ako. Kaya doon ako nagsimula ng magkaroon ng, ang tawag doon, yung butlig-butlig sa pisne. Ayun. Kaya na-damage ng gustong aking face. Tapos, sinanay ko yung sarili ko, nag-switch ako sa BB cream. Tapos, nag-switch ako sa pulbo na lang face powder, ganyan. Tapos hanggang sa wala na, sinanay ko sarili ko, hindi na ako nagpupulbo or whatsoever. So, a ever Bilena, ever original pencil and color brown. Ate, dito ako sanay makilay dito. Tapos narealize ko, tagal ko na ilang taon na ako nakikilay na gano'n. Narealize ko na hindi pa siya bali sa akin. Namin nakasabay lang ako, kasakay ko siya sa jeep. Titingin ko sa kanya, sabi, ang ganda naman dito ni ate. Lalo na yung kilay niya, sobrang ganda. Alam niya ba kung bakit? Kasi dito siya nag-start. First time ko, na-culture shock ako. First time ko makakita na gano'n. Ay wow, pwede pala yun. Subukan ko nga sa bahay. Tapos simula nun, ganda na akong kilay. Feeling beautiful. Ito yung pang-contour ko. Actually, ma-orange to sa totoo lang. Pero wala na ako ibang pang-contour. Huwag ka na magreklamo. Hindi man ikaw bumibili. Diba, ma-orange yung. Mukha kang pongkan. Live your life the way you want to live it. Don't let others dictate you.
because life is too short, hindi natin magagawa itong mga ganito sa damit, no? May sinabi ba sa Bible na may makeup store doon? Wala. Kaya, kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. No? Hindi ka araw-araw magbuhay ng normal. So, tapos yung eye looks natin. So, bibili lang ito sa mga bangkay-bangketa, ganun. Sa Shopee, meron din siya. Bagay na lang ako na link dyan sa baba. 50 pesos, 25 pesos lang ito sa Shopee. Tapos sa bangketa, pero siyang 50 pesos kasi syempre may tubo na. Huwag mo natawaran, di ba? Kuripot mo naman nun. Pero nabili ko lang ito sa isa pang bangketa, dun sa kabilang side, 30 pesos lang. Sa bayan yun, mababayan. Ayan. Wala, ang dami ko palang nalaga. Oblong pala yung face. Basta sa mga malalaking mukha, ganun. Maganda, dito daw ilalagay yung blush dyan. Kasi, kapag dito mo siya nilagay, pag ganyan yung pahiga, yung traditional way na paglalagay ng blush, okay? Magiging malapad. Palapad yung mukha. Pakak na pakak na yung mukha ko. Idadrunk blush ko lang siya, guys. Sadahan natin sa ilong. Para mukha kang na-aching. From bench. Dati, nagtataka ako kung saan ito nakikita. Nakikita pala ito dun sa cashier, dun kami mismo magtatanong, meron po ba kayong highlighter, pink box highlighter, tapos ibibigay nila sa'yo. Ganun din yung iba nilang cosmetic products. Kung hindi siya naka-display, malamang nasa counter siya dun sa mga cabinet-cabinet. Siyempre, hindi ka papasok dun, magtatanong ka kung saan. Diba? Ayaw mo nang siguro ma-aresto. Kasi dati, hobby ko yun na ganun yung ginagawa ko. Pero bawal pala kasi magka-crack yung liquid lipstick pag ganun. So, ito na yung finished look.